Welcome back mga kaibigan, at sa videong ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga ang Grim Reaper na mas kilala rin bilang si Kamatayan. Pero bagong lahat, kung gusto niyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhing mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga video dahil araw-araw tayong nag-a-upload. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, simula pa nung beginning of time ay kaakibat na ng salitang buhay ang salitang kamatayan. At lahat tayo ay mararanasan ito sa nakatakdang araw para sa atin. At ang iba't ibang kultura dito sa ating mundo ay may sarili-sariling figure na nagre-representa ng kamatayan na tinatawag ng iba na Grim Reaper. Siya ang pinaniniwalaang sumusundo sa mga taong namamatay at hinahatid niya ang kaluluwa nito kung saan man siya nararapat. Pwedeng sa langit, pwede ring sa impyerno, base sa mga kabutihan o kasamaan na nagawa nung kaluluwang yon nung siya ay buhay pa. Pinaniniwalaan din mga kaibigan na ang Grim Reaper ay skeletal figure na walang muka at nakasuot ng hooded robe na may hawak na scythe o karit para kumuha ng mga kaluluwa at ihatid sa huling hantungan nito. Pero mga kaibigan, saan nga ba nagsimula ang konsepto ng Grim Reaper? Pinaniniwalaan nilang unang nagpakita ito sa Europa noong 14th century kung saan kasalukuyang lumalaganap ang pinakamalalang pandemya na nangyari dito sa ating mundo na tinatawag na The Black Death, na kumitil ng 1/3 ng populasyon sa Europa. At dahil sa nangyaring sakuna sa kanilang lugar, mga kaibigan, ay nakabuo sila ng isang imahe na magre-represent sa kamatayan. Ang tanong mga kaibigan ay bakit skeletal figure ang kanilang nabuo? Bakit nakasuot ito ng hooded robe? At para saan rin ang karit na kanyang hawak? Makinig kang mabuti kaibigan at iisa-isahin natin ito. Una ay bakit kailangang skeletal figure ito? Ito ay dahil ang skeleton ay isang simbolo ng kamatayan at nire-representa nito ang katawan ng tao na namatay na at nag-decay. Ngayon, para saan naman ang hooded robe na kanyang suot? Ang robe kasi mga kaibigan o balabal sa Tagalog ay simbolo ng religious figures noong unang panahon na nagkakandak o nagsasagawa ng funeral services. Kaya isa ito sa mga nabuong imahe ng mga taga-Europa na nakaranas ng pinakamalalang pandemya dito sa ating mundo. Sunod mga kaibigan ay ang scythe o karit ni kamatayan. Nabuo ito base sa agricultural practices nung unang panahon dahil ang ginagamit nila pang pitas ng kanilang mga tanim ay karit. At mga kaibigan, parang ganun na rin ang nangyayari sa tao kapag ito ay namatay. Sa Greek mythology, ang unang pangalan o tawag sa Grim Reaper ay Thanatos. At kung susubukan mong tignan o saliksikin ay wala masyadong kwento si Thanatos sa Greek mythology, hindi kagaya ng ibang gods and goddesses na mayroong iba't ibang kwento. Pero ang kilalang impormasyon tungkol sa kanya ay siya ang anak ng goddess of night na si Nyx. At siya rin ang kakambal ng god of sleep na si Hypnos. At dahil sa kakaiba nilang family tree mga kaibigan, siya ay nakilala bilang peaceful bringer of death, kung saan dinadala niya ang mga kaluluwa na namatay na kay Charon. Si Charon mga kaibigan ay isang ferryman na nagsisilbing gabay ng mga kaluluwang to papuntang underworld na pinaniniwala ang pinamumunuhan ni Hades na God of Underworld. Ngayon mga kaibigan, malalaman kung saan mapupunta ang mga kaluluwang yon pagkatapos nilang makatawid sa dalawang ilog na tinatawag na
Chiron at Styx. Sinasabi rin nila na si Thanatos the Deathbringer ay isang gentle o banayad na entity, hindi kagaya ng kanyang mga kapatid na violente sa kanilang kapaligiran at nasasakupan. Sa Middle East naman, mga kaibigan, ang tawag nila sa Grim Reaper ay Moth. At ang nabuo nilang imahe nito ay pinagsamang imahe ni Thanatos at Hades na tinatawag nilang God of Underworld at God of Death. At kagaya ni Thanatos, mga kaibigan, si Moth ay wala rin masyadong kwento na nabuo tungkol sa kanya. Pero siya ay sinasamba ng ibang relihiyon dahil sa kanyang role o papel sa Ugaritic mythology. Sa ibang parte naman ng Europa, mga kaibigan, particularly sa Ireland, ay meron silang dalawang version o variation ng Grim Reaper, ang Dalahan at ang Banshee. Ang Dalahan, mga kaibigan, ay isang supernatural creature na iba't iba ang personality. Pwedeng mabait, pwede ring masama. At sinasabi nilang meron siyang ngiti na aabot sa magkabilang tenga. Siya rin ay nakasakay sa isang kabayo at ang papel niya ay para maghintay sa labas ng bahay ng isang taong malapit ng mamatay. At once na binanggit niya na ang pangalan nito, ay mamamatay na yung taong yun. Pero mga kaibigan, hindi siya ang pumatay sa tao na yun. Pinaniniwalaan din nila na kapag may nakakita sa kanya, ay tatanggalin niya ang mga mata nito at worst case scenario, ay kukunin niya ang buhay ng taong nakakita sa kanya. Sa kabilang banda naman, mga kaibigan, ang Banshee ay isang rare female version ng Grim Reaper na sinasabi nilang maganda raw ang kanyang itsura. Pero sinasabi rin ng iba na haggard daw ang imahe nito. Kaya ang naging konklusyon nila ay nakadepende sa Banshee kung ano ang gusto niyang makita mong imahe niya. It's either maganda o pangit. Pinaniniwalaan din nilang nagtitipon-tipon ang mga Banshee sa puntod ng isang importanteng tao na namatay na at sabay-sabay nilang sinisigaw ang pangalan nito. Kaya mga kaibigan, posible na kapag nasa sementeryo ka at nakarinig ka ng kakaibang sigaw pero wala namang tao, ay malaki ang posibilidad na mga Banshee yung mga narinig mo at sinisigaw nila ang pangalan ng isang yumao na. Sa Scandinavia rin, mga kaibigan, ang imaheng nabuo nila ay kagaya ng alam ng lahat ng tao na meron itong suot na balabal at may hawak na karit. Pero bago yun ay sa Norse mythology, ang imahe ng Grim Reaper nila ay isang babae na nagngangalang Hel na pinaniniwalaan nilang God of Death. Sabi sa mga kwento nila, mga kaibigan, ay kapag may hawak daw itong walis at pumunta siya sa isang lugar, ibig sabihin, lahat ng tao dun sa lugar na yon ay mamamatay. Pero pag rake o kalakay naman ang hawak nito, ibig sabihin, pili lang ang mga taong babawian niya ng buhay. Sa India naman, mga kaibigan, pinaniniwalaan nilang si King Yama ang the God of Death base sa Hindu beliefs. At sabi nila na kapag dinala na ang kaluluwa sa kanya, ay ang mga servant niyang deities at tinatawag na Yamadutas ang nagdedesisyon kung saan mapupunta ang kaluluwang yon base sa mabubuti at masasamang nagawa nito nung buhay pa siya. Kilala rin si King Yama sa Chinese lore at ang tawag nila sa kanya doon ay King Yan. Nalaganap sa iba't ibang lugar sa East Asia. Sa Korea naman, mga kaibigan, ang tawag nila sa kanya ay Great King Yamuna. Sa Vietnam naman, Diem Lawong. At sa Japan, bilang Great King Enma. Mga kaibigan, ang kwento ng Grim Reaper o kamatayan ay present sa iba't ibang sulok ng ating mundo. Nasa sa atin na lang kung ito ay paniniwalaan natin o hindi. Ang masasabi ko lang, mga kaibigan, hindi porket magkaiba tayo ng paniniwala
ay tama ka na at mali na ako. Ito lang ay isang kaalaman na gusto kong ibahagi sa inyo para ito ay ating mapagkwentuhan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga. Shoutout nga pala kay Lawrence Jareza, Tiffany Santander, Archie Linga, Emil Karang, Kevin Carl James R. Factor, Lian Carlos De Lomas, John Paul Bernabe, Legendary Waffle, at Remeo Butlay. Maraming salamat sa panonood at suporta at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.